Right, Congressman Akop? Siguro, tatanungin natin si Major Porciuncula doon po sa kaso ni Mrs. Babagay. Kasi yun po yung naunang humingi ng tulong sa akin, si Mrs. Babagay. And you will find out na yung circumstances or yung MO ng ginawa nila parehas. Kasi dito, kumpleto po tayo ng ebidensya na mga witnesses. Siguro pakinggan po natin before we decide on this dahil hindi pa ako darating doon kay Ms. Perito. Kay Mrs. Babagay po tayo. And may I request, Mr. Chair, that Mrs. Babagay be given the floor. Kanina po siya taas ng kamay. Yes, okay. Mr. Chair. Go ahead, Mrs. Babagay. Isa mo naman tanong. Sino naman tanong? Huwag kang magtanong. Thank you, Your Honor. I'm Mrs. Babagay po. Mother po ni Christian Junel Babagay. Medyo lakas na kasana yung boses mo para marinig dito. Nung una po, kaya ko po nalaman yung pagkuha sa anak ko is tumakbo po sa akin yung nanay mismong nakipag hablutan sa anak ko para hindi makuha. Pumunta yung anak ko sa bahay nila dahil tinext siya na kung pwedeng isauli ang isang speaker. Speaker na Bluetooth. Meron po akong katibayan, screenshot po ng text ni CJ na nagsasabing isauli ang speaker. 5:08 p.m. That day is November 2, pupunta po sana kami sa simenteryo. So pinayagan ko po yung anak ko, sabi ko bumalik ka kagad dahil aalis tayo. Naligo na po ako, umalis po yung anak ko, naka-boxer short, maluwag, naka-t-shirt na puti. Pagdating po nila dun sa bahay ni CJ, nakita po ni tatay Carlos kung paano pong hinablot yung anak ko para isakay sa sasakyan. Isang nauli lang po ng anak kong speaker sa kanila. That day, tumakbo po yung nanay ni nanay po ni CJ sa bahay namin para inform po ako na gano'n na nangyari. At sinabi rin po niya, nakita niya po si CJ nakasakay na doon kaya hindi na rin siya nakaalma. Ang sabi po sa kanila, huwag kayong maingay dahil meron daw silang operation. Tinanong ko po si Ma'am Marbella kung meron po silang warrant para kunin yung anak ko. Wala daw po. Basta hinablot lang daw po yung anak ko sa bakuran po nila, sa loob po na mismo ng bakuran nila. So mga around 5:45 po, dumiretso po kami sa presinto ng Antipolo. Bablatter po sana kami. Wala daw po silang operation na kung ano man yung ano. So wala po akong idea kung nasan po yung anak ko. Hanggang sa humingi po ako ng tulong sa kanila kung pwede pong mag-radyo. Nag-radyo po sila, wala daw pong operation at wala daw po silang alam kung bakit nawawala yung anak ko. Sabi ko baka pwede naman po ako wala pa daw 24 hours so hindi pa daw po kailangan. Baka daw kung sino lang daw pong kaibigan na nagdala. So bumalik po kami sa bahay nila Ma'am Marbella. Kasama ko po kasi sila eh. Bumalik po kami, sakay po nung sasakyan namin. Mga bandang alas 7 na po. Kasi nag-antay pa rin po kami sa presinto dahil iniisip ko baka doon po idiretso yung anak ko. Nakita po namin ang sasakyan ng barangay sa may tabat ng Alpha Mart nakapark. So wala kami idea bakit merong barangay doon sa Alpha Mart ang alas 7. Pumasok kami sa bakuran ng bahay nila Ma'am Marbella. Maya-maya dumating na po itong si Sir Porciuncula. Kinausap ako, sabi niya, nagkabentahan daw po ng droga. Sabi ko, paano magkakabentahan ng droga kung alas 5 pa lang kinuha niyo na anak ko? Pinagpipilitan po nilang meron daw pong bypass. At ang tao daw po niya ang nabilhan. Yung oras din pong yun, katext ko po ang anak ko. Around 7:30. Ang sabi ko, binalik nila si CJ, yung anak ko wala. Pinipilit nilang nahuli daw po nila dahil nagbenta ng
marijuana daw. Yung motor ng anak kong ginamit, sila po mismo ang nagpasok sa bahay nila, Ma'am Marbella, para lang makuha nila yung anak ko. Iniwan nila ang wallet ng anak ko, ang lisensya, pero ang cellphone kinuha po nila. Pinipilit po nilang may bypass daw po nangyari. So ako bilang ina, hindi ko po talaga hinayaan na ano, sabi ko sa kanila, wala pong ginagawang ganyan ng anak ko. Pinipilit pa nila na may problema daw kami sa pag-aaral ng anak ko. 17 years po akong single mom. Tinaguyod ko po ang anak ko sa malinis na paraan. Hindi po kami ni minsan nagdroga. Wala po kami ginawang masama. Simula po nagkaroon po ng pandemic, nabuhay kami sa pagluluto ko, taga-deliver ko ang anak ko ng nilutong ulam o nilutong merienda para mabuhay kami ng marangal. Sinira niyo ang buhay ng anak ko. Andito po ang mga witness ko. Kung gusto niyo po mag-question, Your Honor, kung pwede po, kausapin po natin ulit si Jonel para explain po niya kung paano siya sinaktan sa loob ng sasakyan. Kung paano umiiyak araw-araw yung anak ko, kung bakit siya nandoon sa loob ng kulungan na wala siyang kasalanan. Mr. Chair? Go ahead, Congressman Agop. Si Mrs. Pabagay po ang unang humiling ng tulong sa akin in so far as the operation is concerned. Major Porsyongkola, would you admit na kayo ay pinatawag ko sa aking opisina? Yes, Your Honor. Yes. And would you admit that you reported to my office without my invitation? Kasama mo na yung boss mo sa aking opisina sa Antipolo? Your Honor, sir. Tinatanong ko siya, yes or no? No, sir. Do you agree with him? Sir, we thought, sir, that... Teka, sandali lang. Sir. Sinugod ka na eh. Your Honor, please let me Colonel Rodel Bano, sir, DG para PDU. Just to give a background, sir, kung bakit po kami nagpunta sa inyo, sir. Ang tanong ko lang ay bumisita ba kayo sa aking opisina sa distrito ko without my invitation? Yes, sir. Per instruction of our regional director, sir. That's why we are there, sir. Yes. Let's go back to the case of Mrs. Babagay. Nandito po yung may-ari ng bahay. And I have a sworn statement by the owner which I used in my filing of administrative cases against the police officers concerned. Ako na po ang nag-file. Nandiyan po ba yung may-ari ng bahay? Yes. Eh yung lolo na nagbigay ng statement, siya na po ang tatanungin ko. Doon po sa inyong statement, yung lolo, nandun sa statement ninyo na nung nandun si Mr. Babagay, may dumating na sasakyan at kinuha yung bata. Opo. Yes. At nung sinakay doon sa isang sasakyan, nakita mo yung apo mo na nakaposas na rin doon sa sasakyan. Ano? Opo. Nakita ko sa kapan. Nakita mo. Eh, yun po yung sinumpaan ninyong salaysay. Opo. Miss Marbella, kayo po yung may-ari ng bahay. Ito po yung nanay ni CJ Marbella po. Ano po yung nasaksihan nyo nung araw na yun? Nung hapon po, alam na mag-5:30 po ng hapon, nagpunta po si Junel sa bahay, nahanap po yung anak ko kasi po isasolid daw po niya yung speaker. Kaya ang sabi ko naman po kay Junel, wala si CJ. Pero ang ano, kapapasok lang, ang ano ko po, pinasok nila yung nanay ko na na-stroke. Pero hindi ko po na ano, nawala po pala sa loob ng bahay namin si CJ. Nagtanong po si Junel kung nasan daw po si CJ. Sabi niya, tinitanong saan po si CJ. Sabi ko, wala din si CJ. Hindi ko alam kung nasaan. Tapos nagtaka po ako, ang tagal pa po ni Junel doon sa may harap ng tindahan namin, sa loob ng bakuran po namin. Sabi po ng isa kong pinsan na
Sabi niya, geting na mo si Junel para ano, para harass. Ngayon po, nalapitan ko po si Junel at saka yung may dalawang lalaki na nag-ano kay Junel. Sabi ko, ano yan, Junel? Tapos sabi niya, tita, inaano ko, inaharas ako. Ngayon sabi ko, huwag kayong mag-ano dahil andito kayo sa loob ng bakura namin. Tapos may isang pulis na lumapit sa akin na sinabi po niya na alam niyo ba na nagbebenta ng marijuana yung anak mo asa si Junel? Sabi ko, hindi. Tapos sabi ko, nasaan yung anak ko? Ngayon, ang ano lang po nila sa akin, huwag daw po akong maingay at meron po daw silang operation. Baka mabulyaso ang operation nila. Pilit ko po tinatanong sa kanila kung nasaan yung anak ko. Tapos si Junel po, pilit nila po. Sabi ni Junel, ite-text daw po niya mamanya. Ayaw po agad ng mga polis. Kinukuha nito siya. Sabi ko kay Junel. Hanggang na pupunta na po si Junel dahil pinipilit mo lang si Junel na sumama sa kanila. Pagkaano po nila na nahiga na nila na ano na nila si Junel, pagkita ko po paglabas nila sa mga gate namin, pag ano yung sasakyan, nakita ko po din yung anak ko, nakaposas na. Kaya sabi ko, bakit mo nakaposas? Sabi lang po ng anak ko sa akin, mama, huwag ka mag-alala, babalik ako. Ang sa akin po, hindi ko alam kung yung balik ba niya, eh buhay pa o ano. Tapos inano na lang po sa akin ng anak ko na sinaktan daw po siya ng mga pulis, hinako, pinagsisiko yung mukha. Hanggang yung inano po nila na itaanap na yung anak ko. Sasabi sa amin na ganun ang ginawa. Tapos pagkasulit po nila sa anak ko, ang sabi ng isang pulis sa akin, dahil sa akin nasira daw po yung operation nila, nabulyaso daw po yung operation nila. Pero ano lang po na, pinipilit doon ang kuno si Junel at isinuli lang po ni Junel ang speaker ng pamangkin ko na hiniram nila. Tama po lahat. Kasi yung story din ni Mrs. Babagay, yung anak niya nagpaalam sa kanya para may isauli na speaker doon sa isang kaibigan niya na si CJ. Nagtutugma lahat yung kuno in all its material points. Now, si CJ, yes po. Ikaw ba ay kusang sumama sa mga police officers kung bakit nandun ka sa loob ng van? Hindi po. Sinundo po ako ng kaibigan ko. Sinakay po ako sa motor. Sabi po magpapasama po sa akin sa Yopeco. Tapos pagdating po namin sa Yopeco, may mga police na po nakatayo. Tapos may nakaparada pong sasakyan. Ang sabi po nila sa akin, checkpoint daw po. Tapos pinasakay po ako sa sasakyan. Tapos pagsakay ko po ng sasakyan, dinala po ako sa ano, sa taktak. Tapos sinupot po yung ulo ko. Tapos pinipilit po nila akong palawasin si Junel. Ah, ang ibig mong sabihin, hinuli ka? Opo. Opo. Sinabi po checkpoint. Tapos ang pinapaturo sa'yo o si pinatawagan sa'yo, yung anak ni Mrs. Babagay. Opo. Tama? Opo. So, nangyari yon. Opo. Nung kinuha si anak ni Mrs. Babagay, nandun ka na rin sa van, kagaya ng statement ng nanay mo at sa kata lolo mo. Opo, nandun na po ako. Nakaposas? Opo. Nakaposas. Pero, hindi ka finailan ng kaso. Ang finailan lang ng kaso ay yung anak ni Mrs. Babagay. Tama po? Opo. Opo. Ano ka nakawala sa kanila? Kasi po gusto lang po nila palabas si Junel. Yun. Kaya po nila ako pinakawala. Nung pagkadampot po kay Junel, sinupot din, pinapaamin po si Junel na wala naman pong kinalaman. Tapos inikot-ikot po kami sa bayan. Tapos pagbalik po namin sa bahay namin, tapos onting usap. Tapos pagkaano po namin, pinauwi na ako. Kasi mag-i-inventory na daw po kasi dumating na po bigdal mga ano, tanod. So kasama ka ni Junel habang umiikot-ikot kayo? Opo. Hanggang mga ilang oras yung pag-iikot-ikot ninyo? Matagal po. Siguro mga 3 o 2 oras po. Kasi po, inabot na po kami ng uwian sa San Roque. Dapat po, pupunta pa po kami ng hilltop. Eh kaso po, nag-traffic. Kaya bumalik na po kami dun sa may lugar namin. So, nung dumilim na, saka lang kayo dinala doon sa lugar kung saan nakalatag na yung mga marijuana? Opo. Dinaanan pa po muna namin yung barangay. O, si Kagawad Olaybar. Sa statement nyo, Kagawad Olaybar, hindi naman po nyo nakita yung actual na bypass. Tama po ba? Opo, Your Honor. Hindi ang nakita na lang ninyo, ay nung nakalatag na po yung ebidensya at nandun na yung hinuli. Opo, na binasahan po siya nung dumating po yung media.
lumapit na po kami sa kanila, sa pulis, saka sa hinuli, binasahan po ng karapatan. Okay, thank sa, you. Apa. May I ask the city prosecutor? Remember that I called you up? Yes, Your Honor. And to study carefully the case of the son of Mrs. Babagay? Yes, Your Honor. May I know the reason why you filed the case against him in spite of the fact na may mga witnesses na nagsasabi, hindi po bypass operation yun, kung hindi, abduction? Your Honor, if we may, Your Honor, we just based our resolution on the fact that there's probable cause to charge the respondent, now accused Christian Jonel Babagay, for violation of Section 5 of Republic Act number 9165 as well as Section 11 of Republic Act 9165 based on the affidavits and evidence submitted by the police officers, Your Honor. But the lawyer of the son of Mrs. Babagay filed a motion for reconsideration citing therein the testimonies of the person that I have asked questions to. Yes, Your Honor. We denied the motion for reconsideration because we deemed it as facts and circumstances that would be best stressed out in open court, Your Honor. Considering that first, insofar as Kagawad Olaybar's statement is concerned, during the preliminary investigation, Your Honor, because this was an inquest case that ripened into a preliminary investigation after the accused has waived his right against violation of Article 125 of the Revised Penal Code. Hence, Your Honor, during the preliminary investigation, it appeared based on our record here that Sir Olaybar actually admitted that he has witnessed the by-bust operation. And he did it under oath before the public prosecutor conducting the inquest and preliminary investigation. Hence, we deemed it best to include that in our resolution in determining probable cause against the accused. However, Your Honor, in the motion for reconsideration filed, it appeared that yes, indeed, there was an affidavit filed by Kagawad Olaybar. However, Your Honor, these are two conflicting affidavits that we cannot rule upon. It's only up to the court to rule upon these conflicting affidavits. Hence, we are constrained to deny the motion for reconsideration and have it thrashed before the Honorable Court's appreciation, Your Honor. And insofar as the affidavit of Mr. C.J. Marbella, Your Honor, the affidavit submitted to us, unfortunately, are mere photocopies. And Mr. Marbella did not appear during the preliminary investigation. Hence, we relied on the affidavits of arrest filed by the police officers, considering that they have more bearing than the self-serving allegations of the accused, Your Honor. Thank you, Your Honor. Madam Prosecutor, yes. The Kagawad or the member of media, it's not mandatory. It's not mandatory for them to be able to witness the bypass operations. It's there in the manual of the. It's there in the manual of the Philippine National Police regarding bypass operations. Yes, sir. In inventory na lang, kaya sila nandun. Kaya tapos na po yung bypass sa kanila, pinapupunta yung taga media at saka government official. Yun po ang nasa manual po nila. So it is not necessary for the Kagawad to witness the bypass operation in so far as their manual is concerned. So hindi po makapag-testify si Kagawad Olaybar doon sa pangyayari na bypass operation. Why? His presence is not mandated. Ganun po yun. So ang akin lang po is the presumption of the regularity of performance of one's duty is a disputable presumption in law.
In other words, it can be disputed by the presence of pieces of evidence like the testimony of witnesses. Yun lang po yung point na gusto kong i-point out in so far as the prosecutor's office is concerned. Kasi buhay ng isang tao, nag-aaral yung bata na tigil. Yun po yung ako, punto ko. Para malaman po ng lahat, ako po ang nag-provide ng abogado ng anak ni Mrs. Babagay. Dahil nakita ko na hindi totoo yung pagkahuli sa kanya na drug by bus. And I will see to it na yung abogado na yun tutulungan para kasi yung anak ni Mrs. Babagay. Yun po yung kwan. Abogado ko na po yung kwan. Ako na po ang kumuha dun sa abogado para mag-file ng motion for reconsideration. Yun lang po ang aking gustong sabihin. Now,